Mga kapatid, kamusta po kayo uli? Alam niyo po, dito po sa aking munting hardin ay marami po akong nakikita, marami po akong naiisip. Yung mga naiisip ko po na kabutihan ng ating Panginoon, alam niyo po, binibilang-bilang ko po yung araw, taon na ipinagkaloob pa sa akin ng Panginoon mula po nung ako po ay na-diagnose po at nakita na ako po ay may breast cancer at ito po ay nagsimula pa nung 2016 at 2018 nga lang po na kita sa mammogram dahil yun lang po ang panahon na ako ay nagpamammogram. Alam niyo po, sa bawat araw na dumarating at lumilipas, kapag andito po ako sa aking munting hardin, ay patuloy po akong nakatingala sa kalangitan at patuloy po akong nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil grabe po, ano, himala ng Diyos. Hanggang ngayon ay narito po po ako at kasama ko pa po ang aking pamilya at narito pa po ako sa aking YouTube channel na nagsasalita at nagkukwento ng mga kabutihan ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kapag dumadating din po sa buhay ko na medyo grogi-grogi din po ang aking pakiramdam, kung minsan ay talagang andun din po ang abot-abot ng aking panalangin sa ating Panginoon na huwag muna Lord sa ngayon dahil bata pa ang aking bunso at kailangan pa ang gabay ng isang nanay ng aming bunso. Kaya mga kapatid, lagi po nating alalahanin ang kabutihan ng ating Diyos sa ating mga buhay. Ako man po ay talagang patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon kasi sa bawat araw ay nararanasan ko po ang pag-ibig ng Diyos. Alam nyo, dati kapag naririnig ko yung salitang kanser o sakit na kanser, alam nyo po nung araw, akala ko kapag may kanser ka ay agad-agad tataningan ang iyong buhay, mamamatay ka na. Yan po ang aking kaisipan nung araw. Lalo na nung hindi ko pa po talaga kilalang-kilala ang ating Panginoon. At nang dumating din nga po sa buhay ko, yung kanser na ito, ay doon ko po naunawaan na hindi naman pala mamamatay agad-agad. O pwede palang pagalingin ng Diyos ang sakit na kanser. At ito pala ay hindi naman nakakatakot kasi tangan po ng Diyos ang ating mga buhay. Sa bawat araw mga kapatid na nandito ako sa aking munting hardin, may mga time din po na iniisip ko, kapag ako kaya ay wala na, may magpapatuloy kaya na magdidilig ng aking mga halaman dito, ano kaya ang mangyayari sa mga halaman na ito at kung ito'y mapabayaan ay sayang naman. May mga ganyan din po akong kaisipan. O kung minsan naman, kung wala na ako, paano kaya ang aking mga anak ay ang aking mga apo, hindi na nila makikita ang kanilang lola dahil ang mga apo ko ay maliliit pa lang, lalo na itong dalawa na magkasunod, isang 2 years old at isang 10 months old. Kaya mga kapatid, normal po sa ating buhay yung makapag-isip din tayo ng mga bagay na kung minsan ay malulungkot, marami din tayong naiisip ng masasaya, marami din tayong naiisip ng mga pangyayari ng kahapon na malungkot at masasaya. Ano po? Kasi andito pa po tayo sa ating laman, nabubuhay pa po tayo bilang tao. At nakakaramdam pa po tayo ng kalungkutan, ng sakit, nakakaramdam po tayo ng excitement, nakakaramdam po tayo ng kagalakan, at nakakaranas po tayo ng kapayapaan. Kaya mga kapatid, ang buhay ay patuloy na lang nating pasalamatan sa Panginoon habang tayo ay nandito, habang tayo ay humihinga, habang tayo ay nakakagawa pa ng mga bagay na kaya natin.
pasalamatan na natin ang Panginoon kasi hindi po talaga natin alam ang buhay, kung kailan po tayo lilisan sa mundong ito. Sabi ko nga sa Panginoon, kapag ako'y nanalangin, Lord, nawa, bago man po ako lumisan sa mundong ito, ay magkasama-sama pa kami ng aking mga kapatid sa laman, dahil nga po medyo matagal-tagal na rin na panahon na hindi po kami nagkikita ng aking mga kapatid sa laman. Diyan po yung mga prayer request natin sa Panginoon. Meron naman pong, Lord, bago man po ako lumisan sa mundong ito, nawa ay makapagtapos pa ng college ang aming anak na bunso para kaya niya ang kanyang sarili kahit siya man ay nag-iisa lang sa buhay kapag wala pa siyang sariling pamilya. Mga ganyan po ang ating mga kaisipan at kahilingan minsan sa Panginoon. May mga time din po na nawa ay makauwi pa ako sa aming probinsya. Makita ko pa yung mga tao na nais kong makita. Mga ganun, mga kapatid. At kung ano-ano po ang pumapasok sa ating kaisipan. At kapag puro na po negatibo ang pumapasok sa ating kaisipan, ay nakakapasok na po yung kalungkutan. Kaya ako po, kapag nararamdaman ko na po na parang na-over na po ako sa pag-iisip, kung minsan ay agad-agad ko pong binabawi at sinasabi ko sa Lord, ay Lord, sorry naman. Parang nagiging emotional na naman yata ako at ibabalik naman ako ng Panginoon sa normal na aking pakiramdam. Ganun lang talaga, mga kapatid, ang buhay. Hindi naman po natin pwedeng masabi na, ay, masaya lang tayo araw-araw. Naku, wala yan. Anong wala yan? Nandyan lang yan. Kaya lang, depende sa ating pagtanggap sa mga sitwasyon na nangyayari sa ating mga buhay. Ano po? At habang pinagmamasdan ko nga po ang ating mga tanim dito sa aking munting hardin, ako po ay natutuwa, mga kapatid, kasi tingnan niyo po, ito po ang isa sa nagbibigay ng libang, yung nalilibang ang aking isipan sa aking mga tanim. Ayan na po, yung mga pichay natin, nakaka 4 weeks na po yata tayo, o 3 weeks, itong ating mga pichay, lumaki na rin po yung ating talong, kasi po, lagyan natin ng bitchin yan, yung po ang talong. At may pichay tayo at yung ating okra ay ayan na po, ganyan na po sila kalalaki at patuloy po na namumulaklak yung mga natitirang senya. Kaya mga kapatid, normal po sa atin yung nagkakaroon ng kaisipan minsan na marami tayong iniisip, pero ang Diyos po ang nagpapaalala sa atin na huwag nating gugulin ang ating mga kaisipan sa mga bagay na magpapalungkot sa ating mga buhay. Pwede po tayong mag-isip for a while ng mga bagay na ganun, pero huwag po nating pakadibdibin ang sitwasyon, mga kapatid. Kailangan lang po talaga natin na humingi ng gabay sa Diyos para tayo po ay hindi po mabigatan sa ating mga iniisip. At marami pong kaparaanan, mga kapatid, para po tayo ay malibang. Kaya sa panahon po na ako po ay maraming iniisip at marami din pong inaalala sa buhay, ay sa pamagitan po ng aking mga halaman, ako po ay nalilibang na lang. Kaya kailangan po talaga may resources po tayo. Kailangan po, mga kapatid, yung meron tayong ginagawa sa buhay para hindi po tayo makapag-isip ng mga kung ano-ano. Kasi po, kapag maupo lang po tayo sa isang tabi at patuloy lang tayo magmumuni-muni sa buong maghapon, abay, mahihirapan po ang ating isip. Ano po? So, wag po nating pahirapan ang ating mga isip, mga kapatid.
kundi patuloy po tayong humingi ng patnubay at gabay sa Panginoon at mag-isip po tayo ng mga bagay na makapagbibigay po ng kasiyahan sa ating puso at sa ating isipan. Alam niyo po, enjoy na enjoy po ako yan sa aking mga tanim, lalo na po ngayon na sila po ay mga namumulaklak na, namumunga na. Yan po ang kagandahan kapag meron po tayong mga tanim. At malaki po nga kalibangan o kagalakan sa kaaliwan sa aking puso itong aking mga tanim. Kasi alam niyo mga kapatid, ang hirap makapag-asawa ng isang lalaki na hindi gaano nagsasalita, mga kapatid. Kaya kami ni Mister, nauubos ang aming maghapon. Ang usapan lang yan buong maghapon, o anong uulamin natin, anong iluluto, o ganun. At wala na po. At okay naman po sa akin na pagtagumpayan ko na po yan, ang bagay na yan, na yung hindi siya masyadong nagsasalita, walang topic na binubuksan. Maganda daw yung walang topic na binubuksan para walang pinagtatalunan, para walang gulo, walang away. Sabi niya, para sa akin, mas maganda po yung may topic na binubuksan para may pinag-uusapan. Sabi niya, yun daw ay nagbubukas ng mga kasalanan sa pamagitan ng salita at kaisipan o galaw ng ating mga physical na katawan. May kanya-kanya po kasi tayong rason sa buhay. Kaya ako po ay pinag-aralan ko na lang din po ang ugali ng aking mister. Okay, kung ayaw magsalita, ayaw magkwento, edi fine. Marami naman akong pwedeng gawin sa aking buhay para maaliw naman ang sarili ko. At ngayon pa ba ako, mga kapatid, magre-reklamo? Almost 40 years na po kami magkasama ng aking mister. At ang pag pinagdugtong-dugtong ko po yung kanyang salita, baka wala pa pong isang o kalahating taon. Ganyan po si mister. Hindi gaano nagsasalita. Ako naman po ay hindi naubusan ng salita, basta po patungkol sa Panginoon. Wala pong mga kwentuhan na mga bagay-bagay na makapagbukas ng kasalanan, kundi kwentuhan ng mga bagay-bagay sa kabutihan ng ating Panginoon. Ako po, ang pangarap ko lang lagi sa bawat araw ay makapagbigay po ng karangalan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus at makapagbigay ng kagalakan sa puso ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, normal po yung makapag-isip po tayo minsan, normal po yung nakakapag-emote-emote tayo minsan, pero wag naman po yung buong maghapon na lang ay nag-i-emote tayo. Ano po? Normal po yun kasi nga, mga normal pa po tayo mga tao, di po ba? Yung makapag-emote-emote lang ng konti, stop na, palitan na natin ng masayang kaisipan mula sa ating Panginoon para hindi po tayo malungkot at hindi po tayo manghina. So hanggang dito lang uli mga kapatid. Nais ko lang po talagang kwentuhan kayo para po maiba naman po paminsan-minsan ang ating topic. Pero wag po nating kalilimutan ang the best number one po na topic natin dito sa ating YouTube channel, ang Salita ng Diyos. At patuloy po tayo magbasa ng Salita ng Panginoon. At mga kapatid, huwag na huwag po tayong huminto sa pananalangin, ha? Kasi ang pananalangin ay yan ang ating communication sa ating Panginoon. Pasensya na mga kapatid, medyo nabulol-bulol ako kasi kinagat ko yung bunga ng mulberry kasi hinog na po siya. Ayan po. Ayan po ang mulberry. Hinog na po siya. So, tinanggal ko po yan dalawa. Kaya mga kapatid, hanggang dito lang muli. Maging masaya lang po tayo. Samahan po tayo ng ating Diyos sa bawat sandali ng ating mga buhay. Amen.